mayaman mo. Ayoko naman kasi boss alamat na ano, umasa ako sa magulang ko. Talaga, bumalik ka na dito. Ha? Hindi, boss alamat, okay lang naman ako, masaya ako dito. Tsaka nakakaya, baka alam mo naman yung ano yung mga ganggang. Ang lala naman kasi ng ginagawang iso sa akin, yung binibintang sa akin na hindi ko naman kayang gawin yun. Yung bumalik dito, ang bahala sa'yo. Sige, boss alamat. Na ba ako sa kami kasi namimiss ko din talaga din sila kasi naging pamilya ko na rin. So guys, magandang hapon, magandang gabi. Kuya Insay is here. Ayan, kung nakikita nyo, nag-lag ulit ako kasi magsasarado na kami ngayon. At syempre, ayun, may babalita pala ako sa inyo kaya ako nag-video. Ayan, ay, yun pala si Kosa. Kosa, pa-video ko saglit. Sige. Ayan. Hawakan mo. Yan. Sa kasama ko. Yung driver. Muwi na. So, nauna na tradi tayo. Okay. So, guys. Yun pala. Babalik ako sa sinasabi ko. Kinikwento ko sa inyo. Si Kuya Alamat. Yun nga. Yun pinagtatampo sa akin ni Kulin na tumata. Sorry Kosa. Hindi mo naiintindihan. Yan. Explain lang ako sa vlog ko. Kasi hindi rin naman alam ni Kosa to. About sa ganito. Yun nga. Nagtatampo sa akin si Kulin. Kasi nga. Hindi ko daw sinasagot yung tawag niya. Tsaka. Siyempre, iba yung buhay dito na hindi ka pwedeng mag-cellphone. Ako po, puslit lang ako ng cellphone. Kaya kung mapapansin nyo, itong vlog ko na to, patapos na. Patapos na ng work. Kasi nakakaya din sa kay Kosa, syempre, tsaka sa may-ari, baka sabihin puro vlog ako. So, ayun na nga, si Alamat po ay nagmi-miss call sa akin, tumatawag sa akin, nag-chat sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so ngayon, yun yung binabalita ko sa inyo. Tatawagan ko ngayon si Boss Alamat. Sabihin ko, sorry, hindi ko masagot. So, guys, tinatawagan natin si Boss Alamat. Ayan. Alam mo naman, naging kuya-kuya ko na din to eh. Ayan, tinignan natin. So, kung ayan, kung makikita nyo guys, sobrang maingay dito kasi daan to eh. Kaya medyo nahihiya din ako mag-vlog dito eh. Okay, ayan, hinihintay lang natin yung sagot. Tinatawagan na natin si Boss Alamat. Okay. So, hindi ko alam. Ayun, magandang ano, Boss Alamat. Kamusta ka na? Namiss kita! Saan ba? Nandito ako eh sa ano, trabaho. Pero pauwi na rin ako ng ano, ng... Ano ba kayo nanti ka? Ang yaman-yaman mo. Ayoko naman kasi Boss Alamat na ano, umasa ako sa magulang ko, kaya nagtatrabaho mag-isa. Talaga, bumalik ka na dito. Ha? Hindi, Boss Alamat, okay lang naman ako, masaya ako dito. Tsaka nakakaya, baka alam mo naman yung ano yung mga ganggang. Mamaya gawan ako ng issue nun. Gagawan, ako naman papabalik sa'yo, hindi naman sila eh. Kasi na ano din ako eh, natatakot din ako mamaya, anong gawin sa akin yun. Ang lala naman kasi ng ginagawang iso sa akin, yung binibintang sa akin na hindi ko naman kayang gawin yun. Yung bumalik dito, ang bahala sa'yo. Sige, Boss Alamat. Pag-iisipan ko, sabihan kita. Sige. Sige, salamat. Tara, dito tayo. Ayun guys, so ayun, yun pala yung... Si Boss Alamat na nagsabi, pero yun nga, pinapabalik ako ng Boss Alamat pala yung pala yung bakit siya tumatawag. Pero kasi hindi ko alam eh, kasi alam niyo naman yung nangyayari. Pero, tingnan natin. Siguro, ayun guys, hindi ko alam, wala akong maiisip kung ano yung i-react ko dun. Kayo yung mag-decide kung gusto niyo nakikita niyo ako kasama ko si Kosa dito. Or, balik na ba ako sa camp? Kasi namimiss ko din talaga din sila. Kasi naging pamilya ko na rin yun. Si Kalabong nga eh, sobrang namiss ko din yung tao niyo. Lalo si Boss Alamat, alam niyo naman, si Boss Alamat yung talagang nagtatanggol sa akin dun. So guys, update ko kayo kasi baka mapagalitan na kami. Anong oras na, hindi pa namin sinasara to. So guys, thanks so much.